penuh. Inulan yung inulan sila. Ayan guys, wala ng daon yung mga saging. Buti na lang umulan na. Ay nako. O, tignan nyo yung ano doon. Hindi kaya maipon yung tubig doon. Ayan guys, umuulan po. Umaaraw na umuulan. Ayan niya. Ayun yung araw. Ayan, may dinating na sila na ano po, yung dumi ng kalabaw na pang manure natin sa mga tanim. Ipa na lang ang kulang. Ayan, pwede na natin ipalagay yung ano, yung dapo doon sa malaking banga. Pasok. Ayan guys, hindi na po tumila yung ulan. Paano pa po sila makakagawa niyan? May nagawa nga po, ngayon baka malaglag lahat. Kaya nga, baka mabuhusan ng tubig eh, matanggal po. Kompleto na yun eh. Set yung ano. Kaya nakalilim po kami dito, chikahan, ganyan. May tapal. Yung iba ay kanina? Hindi naman ano yun. Yun lang para kalalagay ngayon. Tapos na eh, natapos mo na yun. Yung mga kamote. Hanggalin mo na. Oo. Hanggalin na yan? Oo, kasi... Ay, umaambon. Ayan, umaambon na lang. Titignan yung mga gawain nila. Anyare? Nahugasan? Hindi rin nakapag... Ano yung pintura? Mahuhugasan. Ano ba yan? Kulang na. Wala na, yun ayaw oh, nga, wala na pala tayong buhangin. Maluwang pa yung... Puste-puste kayo yun. Oo. Ayan, eto na lang yung ating ano, buhangin. Nagtitimpla si Marjan ng yung lupa, yung ilalagay doon sa ano natin, sa paso na malaki.
konting buhangin, konting lupa, ipa, tapos yung pong dumi ng kalabaw. Para po hindi masyadong ano, malagkit yung lupa, para buhaghag lang po siya. Makahinga yung ugat nung itatanim natin. Mga tanim ni nanay. Tapos mo na? Nalagyan mo na? Hala, hindi ko nakita. Naligo po kasi ako, guys. Kaya ano, kaya hindi ko na kita yung pagsasalin ni Marjan doon sa ano, sa dapo. Natapos mo na, ang galing mo naman. Ayun po, nalagyan na niya ng ano, dito ako maambun po eh. Nalagyan na niya ng lupa. Lupa, buhangin, dumi ng kalabaw, ipa, saka ipa. Hindi ko na ano, nakuha yan, nakuhanan yung pagsasalin mo. Ayan, silipin naman po natin yung dalawa doon sa likod, ay sa harapan. Ano na kaya ang kanilang kaganapan? Hey Joe! Ang nyari na? Wala po, umuulan po eh, masisira itong ating ano, mga nilalagay na pag lumakas yung ulan, masisira po siya, mababubuhal. Anong tawag doon? Bubuho, ano? Bubuho. Bubuho. Baka naman umaambun eh, mapasma kayo dyan. Mhm. Mhm. Mula po kaninang mga 2:30 umuulan na. Ayan, buti umano na po ngayon. Huminto na, pero ambon, may ambon pa rin po eh. Laki naman. Tiglaingan. Sana oil. Ang lamig naman dito sa labas kanina, ang ano, ang init. Ambon, lumalakas yung ambon, bes. Lilim, lilim. Pwede kasi iwanan yan. Kailangan makamitay pa kung maiwanan. Maambon. Maambon po. Ganda ng ating mga bugambilya. Nag-bloom talaga sila, ang gustong-gusto nila sa araw. Ito, tapos na po si Marjan na nailipat yung pako. Wala, hindi siya ano, gitna. Ayan po, ililipat muna namin dito yung mga bugis kasi yung darating po na buhangin maaano po siya dyan, masasagasaan siya ng truck.
Diyan na yan sa gitna. Yung ipaganyan nyo na lang para hindi nakaano dyan sa ano. Di ah, baka madapurak naman nila dyan pag nagaano sila. Nagtapalitada. Igawin nyo lang dito. Yan guys, inilipat muna namin dito pansamantala. Para wag po siyang maano dito. Hi. Ayan na po yung in-order natin na kalahating buhangin sa katatlong simento. Ayan na po yung buhangin natin sa katatlong simento na in-order. Tama na nailipat yung ano yung mga bugis doon sa harapan. Marjan, doon na kayo gumawa ng kuna, wag dito sa malapit masyado ang alikabuki. Doon na kayo mag ano ng paggaganitohan nyo. Lakas na naman yung tugtog sa kabila. Abala na naman po si nanay sa ano niya, sa mga tanim niya. Nakagawa na sila ng serum. Serum bang tawag yan? Serum. Kaya yun po yung idinidilig nila.
ako naman naglilinis po ako ng bigas. Tapos magsasaing na naman. Ayan, nagkaano po ako ng nagpipili. Meron po kasing mangilan-ngilan na ano eh. Maliliit na bato. Tapos, kasi ito po yung luma po naming bigas. Ayan, may maliit siyang ano, bato. Stoner naman yung ano, pinag pakiskisan natin dito nanay, bakit meron sa ring nakalusot na mga bato saka bulaklak ng palay. Yan guys ang kaganapan namin for today. Wala na tayong matinong tabo ah. Puro semento na lahat yung mga tabo. Dapat makaano na. Wala na, nagamit na po lahat ng mga tatlong lalaki lahat ng tabo namin, mga sira, mga ano na po. Puro semento, puro pintura, kailangan makabili na ng bago. Ayun ako guys. Hindi beast mode si nanay po ngayong araw na ito. Kaya hindi po natin siya mapapaharap sa ano, panakaw-nakaw lang ang ating pagbibideo sa kanya. Kasi naano po siya doon sa ginawa na naman doon sa saging. Sabi magtanggal lang ng ano, yung saging, yung mga dahon ng saging, yung mga nakahapay lang. Tanggalin lang. Tapos yung mga brown na hindi na maganda sa mata, tanggalin na. Aroy, ang ginawa, nakita nyo po ba? Napansin nyo po ba yung saging natin dyan? Pakita ko sa inyo guys kung anong nangyari sa ating saging. Ayan guys, ang ginawa, kinalbo. Tinanggal lahat ng mga dahon. Naku, si Marjan talaga. Kapag naglinis, gusto lahat alisin na lahat eh. Ayan po ang ginawa. Kaya si nanay, mainit po ang ulo. Mamumunga pa kaya yung mga yaan. Inasaktan na yung ubod niya. Okay lang sana yan eh, may natira. Pero yun eh, oh. Kinalbo. Ayan, maraming mga lumalabas na bunga na naman. Ayun, may mga bunga po siya doon. Ayan. Sinabihan ko na kahapon, tuloy-tuloy pa rin. Ayan. Kaya, beast mode po si nanay ngayon. Pasensya na. Yun po guys. Thank you sa palagi ang pagtutukunin ninyo. Hanggang bukas po ulit. Bye-bye. Bukas na po yung shoutout natin. Promise. Shoutout po tayo tomorrow. Say bye. Ayan, tinitignan po ni nanay yung mga dahon ng saging. Lalong magagalit yun.
Wow. Bukan ang dalawa.